So we are back again, guys. Tapos natin to. Shit, shit. So we are back again, guys. Nasa dito, hold up. Ano mo to? Hold up. Okay, tama na. Hold up. So guys, game 2 namin to sa Gosu. So, second pick tayo dito. First pick. Second pick, diba tayo? Second pick ata tayo. Second game nila, no? Second pick tayo pagkaganyan pick natin. Okay. So basically guys, ito expect nila ko ay so dito ban natin is Grok Akai ban namin dito. Tapos sila ban nila Kaja pati Hylos. So first pick sila, kinuha nila Xboard. Kinuha namin Lolita pati Kimi. Tapos nag Cupra Ranger sila, tapos nag-hired kami, and then so on. And then binan namin dito yung Claude kasi tingnan namin paano pag di na-pick ni Ghost, ni General yung Claude niya, ano na yung mga ano. So, papakita ko sa inyo dito yung mga ginagawa ang mali nila. Sana mapapanood din nila to. Pag makita nila, matuto sila sa mali nila. So, ito yung lineup nila guys. Nakikita natin yan. So, si Rene J, Chu, si Vern, Lolita, sa namin. Ako, Estes, si, ano naman, si Aaron, Harry, tapos si Daniel, Kimi. So guys, may tournament din kami kaganina sa Just ML. Hindi ako nakapaglaro kasi nalagnat ako ngayon. Nasabi lang saan na si General, may ano, may Granger, Esme, Xborg, Cupra, Mino. So, no choice na sila sa Mino, ayan lang pinikin Mino. So, upper hand na kami dito. Dahil kinuha ko yung Estes pang counter sa Esme. Esme Xboard pati Mino. So naka-pure pa yun ako dito. Teka, tingnan natin yung game. So, ang gagawin ko naman dito guys, like I said, pag ako nagsusupport, gusto ko nasa site ko, ni-slow ko kaagad yung rotation ng kalaban as soon as possible. So magtatry mid kami dito. Kukuha kami ng first blood kung kakayanin, sis Maychu kami. So, unexpected tong rotation na to. Bagong, hindi naman bago, pagang pambigla yung mga gantong bagay. Di namin ito ginagawa palagi, pero since nakita namin na naka-retribution si Basic sa Esme niya, alam mo yun, kinapitalize na namin kaagad na ano, huliin siya kaagad. Alam mo yun, since wala siyang flicker, kasi ngayon ang Esme sa Southeast Asia sa atin is ginagamit ng flicker or ano, di ba? Or purify. Hindi na, like, pag nag-retry ka, delikado na talaga. Like, target ka na nun. So, nakikita nyo, pinapalayo ko yung mga ano, iniispatan ko as soon as possible hanggang makakaya. Tapos ang emblem ko dito guys is nakatang emblem ako kay Estes. Kasi may hirap na pag na-burst, di ba? So nakatang emblem ako sa kanya. Mabagal man yung lakad, pero nakakasabay ako sa rotation. Ang gagawin ko lang naman is mag-sight na mag-sight as soon as possible. So kailangan ko maging makunat. So ang build ko kay Estes is Courage Bulwark, yung mas na Courage Bulwark. Tapos mana boots, tapos Wing of Apocalypse pag mauna talaga ako pagka nag low HP. Tsaka pwede ako makapag purify, tapos magamit ko yung ano. So pag Estes ako guys, hinihintay ko talaga yung tapos natin. Hinihintay ko talaga yung sitwasyon kasi since Xborg Cupra, tapos Xborg Cupra, Esme sila, tapos may Mino. Hintayin ko yung pinakamagandang ulti. Okay lang na ma-ultihan ako ng Mino. Pero once na nag-ulti na yung Esme sa akin, tuwama sa akin, pa-purify ako, biglang ulti first kill kagad. Ayun ang ginagawa kong combo pagka may Esme. Okay lang na ma-ulti ka ng Mino kasi wala naman masyadong damage yun eh. Pero nakakatakot yung sumunod sa ulti ni Mino. Okay. Lagi may follow-up yun. Doon ako mag-ulti. Pagka tumama na siya, pag nakita kong namamatay sa amin doon, tapos pumasok yung Esme, tapos wala pa rin namamatay, pop ulti na ako. Pero pag nakita kong may potential na may isa mamamatay, purify na kaagad ako, ulti na kaagad. Para mabuhay pa yung kakampi ko. Now, muna tayo dito. Okay yung ginagawa dito ng Gosu. Kaso yun nga lang, kung titignan nyo, binasag na kaagad namin as soon as possible. Napalaking importansya ng catapult na minion. Masaya pag nakakimi ka, kailangan mo i-capitalize yun. So nakikita nyo, 5,000 gold kagal lamang namin dito. I mean, overall. So nagsama na sila. So, nagpo-forman rotation na kami. So, nakikita nyo yung Estes ko. Nagpi-perimeter ako, pero sumasagad ako sa baba kasi
Nakita ko naman na wala naman potential gank kay Daniel doon. So, okay lang napabayaan ko siya. Na, kasi, yan nyo. Nag-4-man rotate sila. So, nakita ko nasa mid silang apat. Di ba? Pwede pa ito ibalik konti. Bawal lang. Bawal pala. So, lumabas lahat kasi sila dito sa mid lane eh. So, nakita ko apat. So, ibig sabihin nun, kahit iwanan ko na dito si Daniel. Pero, 1v1, Kimi versus Granger. Para sa akin, mas malakas yung Granger kasi yung potential burst niya, tapos may second skill siya. Pero pag di naman tumama yung first skill, syempre mas malakas si Kimi. Pero depende na kay General kung paano niya gagamitin yung skill niya. So, pwede niyo ma-outplay dito. Pwede niyo, basically, burst. Mas malakas ang Granger sa Kimi, di ba? Hindi. Na-applicker ako eh. Ah, na-applicker ka? Ah, naka-applicker pala eh. Pero kung naka-ano ka lang, pure pie. Dogie ka, no? Pero yun nga, eh si General, naka-ano siya? Naka-purify din siya. Well, nag-purify siya dahil kay Chu, pero saan nag-flicker na lang siya dito, no? Flicker na lang si General dito. Tapos si Basic, dapat hindi siya nag-ano, nag-retribution, nag-ano na lang sana siya. Flicker pati, ano, flicker pati purify. Tapos si Paolo naman dito sa Kufra niya, dapat nag-arrival siya dito, no? Kufra? Yung Kufra or Spring. Arrival yan, arrival. Ha? Petrify. Hindi, naka-ano siya? Pure Pie. Tapos si Mino, naka-flicker, which is normal lang. So, ayun yung mga, ayun yun, dito Southeast Asia, ang dami nagbabagong spell. So, titignan natin dito, nakita nyo, nag-breakdown dito yung clash. So, nasa turtle side kami, alam namin na nandito silang apat. So, ako, sa side lang ako, para makapag-potential heal ako. So, agad di ako maaabot ng mga ano. So, dito nag-clash kami, so nakita nyo yan. Ba, pumasok na sila ako. Nandiyan lang ako sa gilid, sa Gedli, habang sinosustain ko. So, nakita nyo yun. Kung naka-support emblem ako doon, pwede ako mapatay ng Esme. So, kailangan ko talaga yung tank emblem ko. On the point, kahit mabagal, basta nakakasabay sa rotation. Tapos, nakabuo na rin naman ako mana boot. So, ayun lang yung kailangan ko pang sustain doon. Now, para sa Gosu doon, okay yung clash na yun, to be honest. Pero, yun nga eh. Nag-disengage, hindi ko pwedeng panuwagin eh. Namatay kagad yung Cobra nila doon. Ang problema sa Gosu ngayon guys is wala silang hero lockdown. Kami nag-hero lockdown kami. Kung ano yung pinofocus ng ni Aaron, doon kaming lahat. Kasi ano yung potential threat. Sa ngayon, di pa siya pwede pumunta sa backline para patayin yung Granger. Kasi malambot pa naman hanggang squishy pa din naman yung mga tank ng Gosu eh. Guess nyo? So, hanggang kaya na mapatay yung tank, papatay na namin, tapos pwede na kami pumasok sa backlane. Kasi alam namin, pagka napatay yung tank, tatakbuhan sila. Kasi wala nang magpo-protect eh. Andito pa ako, andito pa si Burns, so buhay na buhay kami. So, magtatakbuhan. So, free turtle kami dito. Di ba? So, mapasok kami sa turtle, sustain ko ulit, hanggat makakaya. So, ako guys, ako nga pala yung first skill ni Estes, pag pinerskillan mo yung kakampi mo, nahihil ka din konti-konti. So, there go. Magpupush kami dito konti. Bam. Kailangan namin bawasan kagad. Sinispatan namin kagad kung nasaan sila. So, dito, nakukollapse na sila. Nagpakita kagad yung dalawa nilang tank sa mid lane kagad. So, nakita namin kung nasaan yung tank. So, dito, mali na pinuntahan ko kasi sumama ako dito kay Aaron. Pero dapat sumama ako kay Daniel. Kasi pwede siyang patayin dito. Pero since Minotaur yan, kailangan niya pa ng Rage, kailangan niya pa na ano, para magkaroon ng CC. So, kaya, walang kumukuha ng Minotaur ngayon kasi napakabagal sa rotation, napakabagal sa lahat ng bagay. Pero pagdating sa clash, malakas siya. Pero pagdating sa rotation-wise, mabagal. So, para ako sa kanila dapat, nag-ano na lang ako dito, Tigreal. Diba? So, dito, sinusold ko agad dito yung Cupra. Agad makakaya ko. So, there go. Naista nila dito. So, ano lang, heal ko lang. Potential healing hanggat makakaya. So, kinokotest namin yung blue buff nila. So, there go. Sinipa. Yun nga lang, wrong move doon. Pero nakuha pa din namin yung kill. Now, sa dito si Kenway, hindi na siya makalabas. Kasi yun nga, diba? Yun, nakita niya kaming apat dito. Pwede na siya lumabas. Pero pwede namin i-trade kagad yung tower nila dito. Which is, pwede siya mag-TP. So, saan niya nag-TP na lang siya? Biglang ulti. Kasi, wala naman catapult eh. Kung walang catapult, pwede mo pa ma-ano yung minion wave. Ayun ang importante. Pag walang catapult,
pwede yung pang-clear na mabilisan yun. Pero pag may catapult, huwag ka na mag-TP. Dapat nag-TP na doon si Kenray ASAP para maano niya. Kasi mid lane yan eh. Pag nabasag ang mid lane, man. Una nabasag ang mid lane, super hirap i-comeback yan. Nakakatakot. So dito nag-performance group na kami. Hanggat makakaya. So dito, di, I mean, tara, post natin. Yan na, nakita nyo. So may minotaur sila dito. Kaya pag itong minotaur, gusto na ito mag-engage. Okay? Ang nagtataka ako, ba't din lang pinapatay ito si Kimi namin? Na-flicker itong Kimi. Na-flicker nga. Pero ba't din lang pinapatay? Ayun ang palaking pagtataka ko. I-over, dapat i-overcommit nila itong Kimi. Kasi wala naman, malambot lang yan. Easy kill lang yan. Mas lalang pagdating kay basic. Pero syempre, hindi sila makapag-push kasi pinipressure namin sila sa jungle nila. Mas na-pressure namin sila sa jungle nila, mas matatakot silang gumalaw. Kasi, alam, shit, baka dito, bagay, matatayan ta sila. Hagat mga kaya. So, there go, dinapag-engage yung Mino. So, dito, si General, pwede mahuli, nakapag-purify ka agad. So, there go, naging greedy dito si Daniel, pero I think mag-survive siya dito. Nag-ulti doon, pwede ako gumawa ng purify sabay ulti. So, there go. So, nakita ko dito, nandito na si Basic. So, gagawin namin ikakait lang namin ito hanggat makakaya kasi nandito naman si Aaron na kayang i-sustain dahil sa shield niya. So, there go. So, i-heal ko lang ulit dito si Daniel. Tapos yung tune namin, yun nga. So, nag-engage kami doon kasi alam namin din yung tune namin kaya mag-push. At saka, sa laki na lamang namin, kaya namin i-4v5 sila. Pag nag-4v4 sila, kaya namin patayin lahat ng apat nila. So, kailangan sumama doon ni Xborg sa clash na yon. Pero ang consequence nun, pag sumama siya, makapag-push at makapag-push yung tune namin, which is andito. So, trade lang doon, tank to tank. So, basically, good trade yun sa Gosu. Pero yun nga, masyado malaki lamang namin. So, mas na-intimidate sila. Masyado silang takot sa gold lead. Masyado lang tinitingnan ito yung gold lead. Oh, 3K na lamang nila. Mga ganon. Etong 3K na to sa 3 minutes, 4 minutes mark time, hindi pa yun masyado malaki. Magkakabas yan, pero sa bitawan ng skill. Tandaan nyo guys, sa simula ng game, nasa bitawan niya na scheme, nasa bitawan na skill, bushing, lahat-lahat. So, game 2 pala to guys ng ano, Gosu vs. MLO ako. So, play natin. So, tingin naman tayo dito sa ano, sa... So, dito naman sa Gosu. So, pwede niya na outburst dito. Wala bang ulti si General dyan. So, walang ulti. So, there go. Sumit ka agad doon si Burn. So, yeah. Namatay ako, pero at least na-sustain ko yung mga kampi ko. Habang nandito si Renny Jane nagpo-push. Tapos dito, balik tayo dito. So, eto, si Paolo ang ginawa niya dito, which is, I mean, gusto niyang i-save yung kampi niya. Naintindihan ko. Pero sometimes, overextend is overextend. So, dapat din niya na pinasok yun kasi pwede siyang patayin dito ni Daniel and then magiging, mas lalo pa kaming lalamang dyan sa sitwasyon na yan. Okay? So, dapat tinansya niya na lang na wala na rin naman skill ata si General. May ulti na ba siya? O, wala pa din. So, dapat, nagko-communicate sila kung may skill pa sila o wala. Ngayon, naging problema sa kanila sa ngayon. Dahil mag-communicate sila kung may skill, bitawan, ganyan. Huwag magsasabay yung ulti ng dalawang tank. Huwag magsasabay yung ulti nung, sabi natin, nung isang hero, sabi natin, yun nga, dalawang tank. Magsasabay yung hero, magsasabay yung ulti ng isang tank pati isang core. Tapos pag hindi pa yun kaya, doon nasasabay isang core. Pero pag kaya naman, huwag na pagsabayin para may reserve kay skill. Skill management tawag doon. So, tingnan natin dito. Bam. So, nabuhay dito si Paolo. Minotaur, syempre gusto mag-aggressive. Gusto niya i-save yung tower nila. So, dito hindi na sila maka-overextend to the point na napipressure na sila. Okay. So, dito mataba na si Aaron, si Daniel, yung 001. Pero nakakuha pa rin naman ang objective. So, golden namin, napakalaki na dito. Oh, post tayo dito. I mean, gusto ko yung ginagawa ng Minotaur dito. Pero yun nga lang, potential siya mamatay dito. Kasi gusto niya i-save to. Kasi alam niya catapult. Pero is either lang naman i-save mo yan or pabayaan mo. Kung ako lang sa push niya, syempre i-save ko yan. Pero nandito ka sa this Southeast Asia, yung mga kalaban mo pro player. So kailangan mong mag-decide ASAP. So ginawa dito ni Breezy, okay yan pagdating sa rank, pero pangit yan pagdating sa mga pro scream or pro play kasi pwede kang mapatay diyan and then 4v5 na naman yung laban, mas makaka-push kami lalo pa. Kasi yung ulti nito, threatening talaga yung ulti ni Minotaur pag umabot ka ng 5 minute mark time. Kasi nga, pwede siya mag-engage sa ulti niya. Pwede niya mabago yung tema ng laban. Pero dito, baka mamatay siya. Tapos maka-free turtle kami. Isang tower, kill pa yan. Tapos turtle. Tapos mga objective sa mapa. So, play natin.
Papatayin ba siya dito? So, okay, umalis siya. Nakalimutan ko na kasi guys eh. Sa ganun lang namin ginawa. So, there go. Nagdabog siya doon. Walang tinamaan. So, there go. Dito na ako sa clash. Nag-ulti ako. Wrong ulti sa akin yon. Wrong ulti sa akin yon. Wrong ulti. Kala ko may kasama na ako doon. Kasi nakatingin ako sa clash. Kala ko nandun na ako. So, tumitingin ako sa clash. Basically, hindi ako tumitingin sa hero ko. Tumitingin na ako sa clash, tumitingin ako sa positioning ng kalaban. So may free turtle kami dito. Kala ko nandun na ako kaya pumindot ako ng ulti. So may mistake pa rin kaming ginagawa dito. Pero yun nga, mas madaming mali sa kanila kaysa sa mali sa amin. So kala ko nandun na ako pagkatingin ko sa mapa, wala. So dito si Basic. So si Basic dito guys, basically, yun nga, nawawala na siya. Hindi pa siya nakakabuo ng item. So dito papatayin lang si Daniel. So masyado na makati si Daniel dito. So there go, trade to trade. So dito naman sa mid, pwede kaming mag-overextend dito since wala naman na si General. Alam namin na mas malakas pa din yung potential threat namin. Makakuha kami ng objective as soon as possible. So ipipressure namin dito. So nakita ko dito si Basic. Okay lang na ispatan ko, na dodge ko yon. So i-heal ko lang dito. Waiting lang talaga ako sa magandang ulti. So there go. Dito hindi muna ako mag-ulti. Talagang waiting lang ako sa pinakamagandang situational na ulti na kailangan kong gamitin yung ultimate ko para masustain yung akampi ko. So sa ngayon wala pa talagang potential threat. Baka dito na ata, dito na ako mag-ulti. So nag-purify na ako, nag-ulti na ako doon. Nakita ko na rin naman may rage na yung Mino. So nag-ulti na din ako doon. Kaso yung X-Borg talaga yung ano, masakit doon eh. So dito dinadash ko dito si General as soon as possible. So dito si Aaron, mataba na siya so kaya niyang i-sustain. Dito na si Renegade, kaya niyang one-shot dito isa kung kaya. So there go. So, clash na to guys. Todo clash na kami dito. So, andito pa rin ako sinusustain ko yung kampi ko. So, ang trabaho ko lang dito basically as support is i-check bush, i-slowin yung kalaban as soon as possible. Tapos pumunta sa jungle nila kasama yung isa kong core or si Vernel. Since naka-kimi kami, kailangan namin mag-rotate na maganda. Kasi, pagkasama namin yung kimi mag-rotate, syempre na pwede mapitas yung kimi. So, si Aaron, ang kailangan niya, siya na sumama sa amin. Tapos sabayan na lang namin yung gank nila sa top kay Daniel. So there go guys, nakikita natin dito. So wala kami ditong minion, catapult wave, patay na. So kailangan namin bumasag sa kabilang side as soon as possible. Ang kinakapitalize lang namin dito is patabain si Aaron kasi si Daniel may tiwala naman kami. Basically si Daniel pagka nagtatank, hindi siya masyado pag nagma-marksman, hindi siya masyado nagsasalita, nakikinig lang talaga siya. At saka sasabihin niya lang, "Oh, may skill ako," o wala siya na magsasabi noon. So ayun basically lang yung ginagawa niya. O sinasabi niya kaya ko itong patayin. So dito tingnan natin, hinintay ko dito yung tamang time. So post natin dito. So nakikita natin dito si Basic, nag-ulti na siya. If ever na jumam in siya dito, kaya niya abutan si Daniel. Pero hindi, may heal naman ako so kaya ko yung masustain. Tapos pwede siyang stun ni Vern. Si Breezy ay napangis sa Minotaur. Masama pag na-pressure ka sa gantong bagay, hindi ka makagalaw. So is either na si Paolo kailangan mag-engage dito kasabay si Basic para mapatay kami. Pero since naka-purify ako, pwede kong i-sustain. Ngayon naka-busy na yung sitwasyon na yun kung paano niya gagamitan nyo ng ulti. Since wala siya masyadong energy dito, ay nang pangit kay Minotaur talaga. Tapos andito pa si Kenway na nag-back sa base. So si General may ulti ba? So may ulti pa, kompleto pa sila dito. May ulti pa, may ulti. So etong clash na to, pag nag-go in sila dito, 50-50, dapat maganda yung bigaya ng skill kasi pag pangit bigaya ng skill nila, pwede namin tapusin kaagad dito sa clash na to if nag-clash dito. So pumasok doon. So hindi pumasok si Paolo. So ayun na, yun na nga, na turnaround namin doon. Kala namin papasok si Paolo. So dito nagwe-waiting lang talaga ako. Hindi ko gagamit ng muna yun ng ulti. Patience hanggat makakaya. Tapos pressure hanggat makakaya. Huwag natin bigyan ng space para makapag-farm. Now Ano kailangan gawin dito ng Gosu is that combo talaga. Kasi yung team camp nila pang combo yan. Sabi natin, eto, kailangan ma-stun ni Paolo isa, dalawa, hindi niya na kailangan ma-stun dalawa. Dapat dalawa ay isa, dapat dalawa, tatlo yung na-stun niya. Tapos sasabay ng ulti ni Kenray. Tapos dapat mag-sync yung combo nila dito. Kasi pag di nag-sync yung combo nila dito, pwede namin tapusin yung game, di ba? So babalik tayo dito. So, pinipressure na namin sila to the point na okay, hindi na kayo pwede mag-farm sa jungle nyo. Dapat talaga intimidate mo yung mga ano eh, yung kalaban nyo. So, dapat ganun din gawin ng Gosu
pagkalaban nila mga ibang bansa. So there you go, nag-ulti sila. Hindi muna ako mag-ulti dito, hintay. So kung titignan nyo, hinintay ko talaga yung ulti ni Xborg doon bago ako mag-ulti. Pero ginamit ko na yung purify ko pag hindi na ako masisilak chain na kung sino man. Pero if ever man gusto ko, pwede ko pa din hintayin yung ulti doon ni Paolo bago ako mag-purify. Pero mas maganda na yon na ganoon na lang, para pagkapasok ni Kenry ng ulti niya, mag-ulti na ako para walang mas masakit na damage, para masustain ko lahat. So dito yung clash makikita natin kung bigay ng skill, sino talaga yung mas malakas sa bigay ng skill. Kung nakikita natin doon, bam, pumasok doon si Basic. Di ata akong papatay dito ni Basic. Ay, nakinagandahan. So, ay, nakinagandahan sa Wing of Apocalypse ko, guys. Di ako kayang i-burst ni Basic doon. So, dito tatapusin na namin yung game sa game 2. So, yeah, guys. So, that is game 2 namin. Ang kailangan na talaga gawin ng Gosu is matuto silang mang harass, matuto silang pumasok sa jungle ng kalaban nila. Huwag silang matakot. Tapos, yung bigay ng skill, dapat sabihin nila yung information, lahat-lahat. Kasi pag di nila sinabi yung information, men, makakawawa lang talaga sila. Pag wala ng skill yung kalaban, wala ng purify, may timer, chakra, blue buff, lahat-lahat. So, ayun yung mga ano. Kasi minsan talaga hindi kayo nagsisink. Totoo yan. Pero, etong Gosu may potential naman sila eh. Magunong sila mag-ML. Magunong sila mag-cellphone. Magaling sila mag-cellphone. Okay? Magunong sila mag-ML. Magaling sila mag-ML. Is that lang, wala talaga silang, ano ba to? Nasalihan na tour na, which is yung M1 lang. So, experience-wise, wala sila masyadong experience. Pero, ang kailangan lang talaga nila is mag-sync sa ngayon. Tapos, tiwala sa kakampi. Kasi sa ngayon, wala pa ata silang tiwala sa isa't isa eh. Okay? Kasi first time nila magkita-kita sa tunay na buhay. So, syempre, na-intimidate pa sila. Sumasabay pa sila sa ambience ng kasama nila. So, yeah, guys. That is it. Sana gustuhan nyo. Sa amin natutunan din kayo. Well, may mali din kami doon. Pero, mas madami nga lang yung mali nila. Pero sana, maitan lang yung mali nila dito. So, guys, that is it. Peace!